tuloy ng mga bagay na hindi pa kariniwa noong ako'y grade 6 na lamang. Meron po akong kapatid, nakabaluktaran ko na si Kuya Joshua Kumani. Since elementary, there's a comparison sa akin at sa kanya. Mag-ibang po kasi kami ng estudyante. When I was in elementary and junior high school, ako po ay pasaway na estudyante at kabaliktaran po ang kuya ko na siyang matalino, achievers, at yun na po, mag-iba po talaga. When I was in grade 6, nakita po kung hindi makagraduate yung mga tungkol ng junior high school. Natanggal ako sa varsity team na sana lalaban sa NCR meet noong grade 6 pa lamang po. I want to give you an experience. Gusto ko pong ibigay sa inyo ang magiging experience ko nung ako po ay junior high school. Grade 7, coming from grade 6, meron po akong 20 na kaibigan na pumasok, 20 class na pumasok sa junior high school. And lahat po kami, member ng club, but mabisyo, and puro kalokohan na po ang alam. Grade 7, matatandaan ko noon ang advisor namin kung nandito pa po yata si Ma'am Maanyo. Kasal na yata siya, so hindi ko makuha ko yung ano yan, yung marriage name niya. So, kami po ay napakapasaway ng mga estudyante, kabilang po ako. Lahat po yata ng gulong, lahat po yata ng bisyo ay ginawa namin when I was in grade 7. Kinomento kung hindi ay para maging proud ako sa sarili ko when I was grade 7. Kinomento ko po ito na yung tao ko na nasa harapan mo po ngayon ay dati din kong failure. Dati rin po ay nakareceive ng mga salita na wala kang patutunguhan, na wala kang magalapit sa buhay. Bilang graduate ng junior high school, dali nyo lahat ng alaala, lahat ng aral na nakuha nyo sa apat na taon na skip nyo sa junior high school. Ako po, lahat po ng memories, lahat ng kamalian ko when I was in junior high school, akin pong daladala hanggang sa ngayon. Ang sabi ko nga po, mas maganda na naranasan ko siya nung bata ako. Para sana ngayon pagtanda ko or ngayon professional na ako ay hindi ko na gawin. Sa mga achievers, no? Kanina nakakarinig ako with honors, with high honors. Never po ako nakatanggap ng kahit isang tansong medalya when I was in elementary and junior high school. Never po ako naging achievers, nor honors student nung ako po ay junior high school. Saksi po ang aking mga teachers nung ako po ay nandyan sa senior high school. Kayo po mga achievers, sana tuloy-tuloy po yung maging consistent kayo na abutin ang inyong mga pangarap. Sa mga estudyante naman na ngayon ay bigong na makatanggap ng medalya o kahit anumang paraan, sana huwag kayong sumuko. When I was in June senior high school, hindi ko alam kung ano ba ang gusto kong mangyari. I enrolled in Asia Institute of Maritime Study as a STEM student kasi kung gusto ko na lang po mag-SEMA. Nung grade 11 ako, na-realize ko, ayoko na pala mag-SEMA. Then enrollment for grade 8, nag-enroll ako as ABM student. I think senior high
personally, hindi ko malalaman kung ano ba talaga yung totoong gusto ko mangyari sa buhay ko. I tried to get a student para maging custom administration, to take the custom administration. Pero yun po, nung time ko po, medyo alanganin po yung tingin sa mga customs because of talimbala yung nangyayari sa Bureau of Customs natin that time. So sabi ko, mananatilihin na lang ba ako nung hindi ko alam kung anong gusto. Magka-graduation ako ng grade 12 that time. So magka-graduation ako ng grade 12 that time. And until graduation, undecided pa rin ako kung ano yung proportion of the course ng college. Hanggang dumating yung nagpabago, yung pangyayari nagpabago sa buhay ko. My father died. My father passed away April 27, 2017, kung saan nag-iisip ako kung ano ba ang gusto kong marating sa buhay. Kasi nga, simula elementary, high school, grade 11, wala po umingin sa pag-aaral. Gusto ko lang po mamagala, maglaro ng basketball, and so on and so forth. Hindi po ako umingin sa pag-aaral. When my father died, way back 2017, I realized, kailangan ko lang magseryoso sa pag-aaral. Kailangan ko nang bigyan yung mga magulang ko ng paraan na hindi ko naranasan kung ako ay elementary at junior ko pa lang. Kinausap ko kayo ng advisor ko ng grade 12. Sabi sa akin ng advisor ko ng grade 12, may chance ka makapasok sa honor student. Nag-decide ako whether kurso ko pa ba yung gusto kong maging varsity ng AIMS? O kurso ko yung pag-aaral para makakunyari yung nakagal ko ng inaasap na law student? I decided na umalis sa varsity team sa AIMS, sa institution for marital study, and to focus on my study ng grade 12. And luckily, we're not going forward ng grade 12 with the honors. And hindi ko po akalain. Never po pumasok sa isip ko na magkakaroon ang mga honors. Never po. Pero with the dedication and commitment na ibinigay ko para makuha yung medalya ng graduation ko ng break with na pagtagumpayan ko yun. Thank you.
24 student na. And luckily, nakabilang ko doon sa 24 na yun. With a proper dedication and time management, and an experience na nadala ko all throughout noong nag-aaral ko sa elementary, junior high, senior high, nabunta ko yung character ko sa college. Hindi ako na-perfecto sa mga narinig nyo. Ako sa school, baka hindi mo kayaan niya. Kasi ako, alam ko na kami na sino kakilala ko noon. At nangyayari sa akin na sa campus ko, ang RLC. Dahil na ako, hindi ko mo nangyayari. Dahil po sa celebration, sa perseverance, sa faith ko kay God, when I was in college, napagtaroon pa yung ko yung college. At naman ko yung water with a magma kung daw sa description. I just waited last August 2023. And took the CPA board examination on last October 2023 also, at the same year. Marami na lang ang nagdula, napakabumagsak ako. Ang dami na lang ang nagdula, napakayang hindi ko kayanin. Dahil ang kakaharapin ko po, ay one of the most difficult board examination in the Philippines. Napakababa ko ng chance na makapagbaba ko ng passing rate ng city board examination. Nakita na kayo yung doubt sa sarili ko, yung doubt ng tao na nakalibig sa akin. Pero wala ko yung pinakinggan. At sabi nga, wala ko ibang malaban dito kundi ang sarili ko lang. I studied almost 10 hours every day. Minimum of 10 hours every day. And I passed the city board exam in one day only. Gusto ko sabihin sa inyong mga graduates na failure is not opposite of success, but rather failure is a part of success. Thank you.